Live tayo. Magluluto tayo ng creamy pork steak. So instead of creamy beef steak, masyadong mahal. Mag-ano tayo ng pork. So meron tayong meron tayo ditong ito. Yung pork natin, pinakuluan na siya actually. Pinakuluan ko na to para malambot na siya. Actually, ano to eh, yempo belly. So, pinakuluan siya, tapos sa salt and pepper, tapos fin-ray din siya after niyang mapakuluan to medium brown. Ayan, makita mo, medium brown yan. Ayan. So, meron tayo ditong pork stock. Ito yung pinagpakuluan ng baboy kanina. Then, meron tayong white onion. Ayan. Itong white onion, ipa-fry natin siya. Tapos, meron tayong ditong mushroom stem. At meron tayong pork cubes, okay? Tsaka itong nestle cream. Okay. So, wala natin. Tuyin natin siya. So, lagyan natin una yung sibuyas. White onion. So, ayan. Lagyan mo dyan. Ayan. Pa-fry mo siya. Una. Fry mo yan. Okay. Fry mo yung white onion. So ito easy lang siya iluto. So kung gusto mo magpa-impress sa misis, sa girlfriend, sa mga juwa-juwa, madali lang siya iluto. So mag-prepare ka lang ito. Yun lang yung mga ingredients. So mag-aamit tayo ng non-stick. So hindi ako naglagay ng oil. Pero kung hindi non-stick yung gamit nyo, pwede naman maglagay ng oil kahit ano. Kahit anong oil pwede nyo gamitin. So naka-slice siya ng pabilog. Mapansin mo yung sibuyas ko. Yan, pare, luto mo na to ha. Tando. Luto mo na to para kay Mare. Kaya mo to. So makikita mo kung luto na yung sibuyas pag ito ay puti na ang kulay. Kasi nung nilagyan natin sa white onion siya, kaso nilagyan natin siya mamerde-merde pa yan. So makikita mo siya kung luto na pag puti na yun. Kanina tatlo yung nanonood. Ngayon isa ka na nanonood. Sino yung dalawa? So matagal kasi dapat pala saray ko muna itong ano na. Pero okay lang. Ito yung muna yung sibuyas. Tapos tayo natin siya maluto. Yan. So pwede kang maglagay ng konting pork stock. Para lang hindi siya masyadong dry. Kunti lang. Saluin mo ng konti yung
sibuyas, dito. So pag naghiwa-hiwalay na yung bilog-bilog na yung sibuyas mo, okay na yan. Pwede mo na dyan isunod yung pork. Nalagyan natin yung pork. Ito. Yung niloto natin pork kanina. Ilalagay na siya lahat. Ito. 1 kilo ng pork. Tapos stir mo siya. Stir mo to. Para matanggal yung lansa. Ma-eliminate yung lansa. Gamit yung sibuyas. So, hahayaan muna natin siya dyan na maluto siya dyan. Actually, magtutubig yan eh. Lalabas yung oil ng pork. Kaya hindi, sa simula pa lang hindi ako nalagay ng oil. Takpan muna natin siya. Simmer natin dyan. Actually, yun lang yung pinaka matagal na pork. Yung parang iboboil mo pa yung pork kasama yung white onion. So, actually yung pork kasi malambot na siya. Pinakuluan na siya simula pa lang. Pinakuluan sa salt and pepper. Tapos, din rain din. Tapos, ifa-fry mo siya hanggang sa medium brown lang. Yan. So, luto na siya. Hintayin lang natin siyang kumatas yung sa pork. Then, pagka okay na yon, pwede mo nang ilagay yung all-purpose cream. Actually, hindi kasi nilalagay yung all-purpose cream ng ano eh, ng hindi pa okay. Kasi, pag nilagay mo siya, tapos sobrang init, magbubuo-buo siya eh. Hindi maganda yung magiging texture nung pork steak. So, kailangan okay na yung nasa pot bago mo ilagay yung all-purpose cream. Actually, yung mushroom naman ito, nasa can naman siya eh. So, anytime, parang simmer mo lang siya sa pot, okay na siya eh. Okay? Check natin yung pork. So, ayan siya. Mukulo na. Ayan. Mukulo na yung pork. Haluin natin. Haluin mo lang. So, maamoy mo yung onion eh. Pero okay lang yun kasi eliminate niya yung lansa ng baboy. So makita mo, nagbabrown yung pork. Nagbi-medium brown siya. At this moment, pwede na natin ilagay yung mushroom. Sama na natin sa dito. So mix na natin itong mushroom. Dito. So, i-mix mo lang. Ayan. Agad.
So yun, yung sinabi ko kanina. Basta okay na to, pwede mo ilagay yung all-purpose cream. Pero bago ko ilagay, maglalagay muna ako ng white pepper. So kaya white yung ginamit kong pepper, kasi puti yung kalalabasan niya dapat eh. So kung maglalagay ako ng pepper at black yung ginamit ko, masyado siyang lutang sa alay. Lutang siya sa pagtapos na. Ipakita mo yung pepper. So kung white, parang wala lang. Pero yung lasa niya, may iba. Pwede nyo din gamitin itong paminto sa may sismo. Umuwi kang lasing, tulog na siya. Luto ka muna nito para pag nagising siya, kasi magkakalit. Pero hindi pwede kayo magkakalit. Yan. So, pwede lang natin ilagay yung all-purpose cream. Wait lang. Ito, all-purpose. Pwede natin siya ihalo doon. Para mag-creamy yung sauce niya. Pero saglit lang natin siya ilalagay. Nabuhay yung apoy. Kasi magbubuo siya. Nalagyan mo lang sigaan. Kalat mo lang. Na makover yung pork. Ayan. Kasi imimix mo pa naman siya. Stir mo pa siya after. So magiging na dyan. Hahaluin mo siya. So makikita mo, na-cover din naman niya yung lahat ng pork mo dito. Ganun lang kasimple. Try mo lang siya, ma-cover lahat yung pork. Tapos, okay siya. Saglit lang, tapos patayin mo na yung apoy kasi magbubuo-buo na yung ano mo, yung all-purpose cream. So ilipat natin ngayon siya sa lalagyan, hamig lang. Nandiyan siya sa serving plate natin. Pakita ko sa inyo yung texture nung maluto natin. So, ito. Bango, sarap. So ito na. Sarap. So ito na yung creamy beef steak. Yan. So yun yung finish product natin. Naluluto natin. So napaka simple lang yung lutuin. Pork, white onion, mushroom, white pepper, all-purpose cream. Tapos yung panlasa mo lang dyan is pepper and salt. Yan. So, till next time. Eto si Chef Ino.
unang pagluluto mong live. Bye-bye!